Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, hindi nagustuhan at tila nag-alala ang Bureau of Corrections sa ipinakitang mga eksena sa teleserye ng Batang Quiapo na kasamaan ng mga opisyal sa bilangguan dahil maaaring maimpluwensyahan ang pag-iisip ng mga manonood hinggil sa Bucor. Kaya naman personal na pumunta at nakipag-usap ang cast ng Batang Quiapo at ABS-CBN executive. Tinuligsa ng ahensya ang ilang eksena sa teleserye na nagdulot ng alalahanin sa mga opisyal at empleyado nito. Tinagawang courtesy call ni ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes, Mark Lapid at ang aktor na si Coco Martin sa mga opisyal ng Bucor ay humingi sila ng paumanhin sa ahensya at siniguro nila na hindi nila intensyong sirain ang reputasyon ng Bucor at ang mga opisyal nito. Hiniling ni Mark Lapid sa Bucor officials na bigyan sila ng panahong makapag-adjust hanggang December. Sinabi ni Mark Lapid na walang intensyon ang programa na manira o makasakit ng mga opisyal at empleyado ng Bucor. Ayon kay Bureau of Correction Chief General Gregorio Katapang, na ang pulong ay hiniling ng mga executive at cast ng Ang Batang Quiapo matapos sumulat ang Bucor sa pamamagitan ni Deputy Director General for Administration Attorney Al Pereras kaugnay ng natanggap nitong pagkundina ng Bucor officials at mga empleyado na nakapanood sa programa. Ayon pa kay Pereras, kahit ang palabas ay gumagamit ng ibang pangalan ng ahensya, hindi maitatanggi na tumutukoy ito sa National Penitentiary ang ilang mga eksena na kunwari ay kuha sa bilangguan. Aniya, maraming okasyon na sa Bucor kung saan nakita ng ahensya ang linya ng kwento ay mali. Ang mga eksena ay nagbigay ng alalahanin sa Bucor at hindi nagustuhan ng mga empleyado na nakapanood nito. Sa nasabing teleserye, gumaganap si Jacqueline Jose bilang pinuno ng isang jail facility kung saan nakakulong si Martin bilang si Tanggol. May isang bahagi ng programa na labis na ikinabahala ng Bucor at ang pagpayag na makalabas ang ilang mga bilanggo na inuupahan para pumatay. Ang September 22 episode na kung saan ang bilanggo na si Bong na ginampanan ni Vandolp Quizon at mga aktor na nagsilbing mga opisyal ay ang sabuatan sa pagpatay sa isang congressman sa pamamagitan ng kautosan ng Chief Espinas na ginampanan ni Jacqueline Jose. Mayroon ding mga eksena sa programa na ang mga artista ay nagsilbing corrections officers, suot ang uniforme na katulad ng mga suot ng Bucor commissioned at non-commissioned officers. Ito ang naging usapan ni Katapang at ni Coco Martin. Bakit yung punang kadala? Ano mo ba yung triggering factor niya? Ano naman ito, hindi ako nakapansin kasi hindi naman ako masyadong sensitive dyan. Ang nagsabi lang sa akin yung aking number 2 ba, sabi niya, sir, may problema ako pagka umuwi ako sa bahay. Naharap ako ng mga kapitbahay ko na sabi, ba't gano'n man yung image nung Bucor doon, nung siya kama ng Bucor. Yes, sir. So, nasumulat kami. And then, ito na, nangyari na. Kaya sabi ko naman kay Coco, kay Tanggol, sabi ko, alam mo, idol ko yung image mo na nakulong ka doon. Sabi mo, ayaw mo nang gumawa ng krimen, yes, sa magbagong buhay. So, okay yon. Ang problema na lang yung mga namumuno sa preso. Sabi ko, hopefully, all is well that ends well. Maayos. Kasi ang pagkatitignan mo yung tema, it's a fight between good and evil. Yes, yeah. So in the end, I hope na good will prevail and evil will be. Mukhang masangsa naman, DJ. Oh, sabi nila kayo, masangsa naman yung mapapanagot yung gumagawa nun eh. Oh, so yun, sabi niya, bigyan sila pa ng oras para maiayos yung kwento na mapaganda na ba yung image ng mga ibang karakter na in the end, nagbago ng buhay sila o whatever. So, nagpapasalamat kami as early as now kay Tanggol na idol ng mga kabataan na ang gusto niyang i-rate sa ating ang message na itadali niya sa kabataan is yung ang gumawa ng mabuti ay ang tamang gawin. So, and then in the end, good will prevail. So, anong napagkasyon na ang DG? Ayusin daw nila yung tema. Kaya ayoko na makialam doon kasi alam mo naman si Direk. Siya na artista na siya. Lahat na sa nagpapatako. Hopefully, maayos natin. So, okay po. Bagay na dapat pa nating puliduin o ayusin sa ating programa sa kwento ng Batang Quiapo. So, na-mention nyo kanina, Direk, hanggang December. So, magkoconsult ba kayo sa Bucor? Kung ano yung mga
para sa mga eksena? I think alam na po namin yun na kung ano yung dapat namin gawin para po maiayos po ang lahat. Sir, yung assurance na lang, to put on record, yung sinabi nyo kanina na may naire-reading naman yung imahe ng Bureau dito, Luke J. Maayosin po namin. Ayusin. Kasi ngayon, mamaya pag alis ko dito, magbibiting kami kung paano namin. Ayusin talaga yung kwento sa bawat character. Okay. Salamat ah. Thank you. Bakit niyo po napadala? Ano mo ba yung triggering factor niyo? Ano naman ito, hindi ako nakapag-sensitive. Hindi naman ako masyadong sensitive dyan. Ang nagsabi lang sa akin yung aking number 2 ba. Sabi niya, sir, may problema ako pagka umuwi ako sa bahay. Naharap ako ng mga kapitbahay ko na sabi, ba't gano'n naman yung image nung, ano, nung viewport doon, nung siya nama ng viewport. Yes, sir. Sabi, so, nasumulat kami. And then, ito na nangyari na. Kaya sabi ko naman kay Coco, kay Tagnon, sabi ko, alam mo, idol ko yung image mo na nakulong ka doon. Sabi mo, ayaw mo nang gumawa ng krimen, yes, sir, sa magbagong buhay. So, okay yun. Ang problema na lang yung mga namumuno sa preso. Sabi ko, hopefully, all is well that ends well. Maayos. Kasi ang pagkatitignan mo yung tema, it's a fight between good and evil. Yes, sir. So in the end, I hope na good will prevail and evil will be. Mukhang masangsa naman, DJ. Oh, sabi nila na kayo, masangsa naman yung mapapanagot yung gumagawa na niya. Oh, so yun, nasabi niya, bigyan sila pa ng oras para maiayos yung kwento na mapaganda na ba yung image ng mga ibang karakter na in the end, nagbagong umuhay sila o whatever. So, nagpapasalamat kami as early as now kay Tanggol. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!